Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Or I may say maganda pa ako sa inyong lahat. Okay, so that's just a good vibes, everyone. So we are the group one, and I am Mr. Vicente Milon Quizay Jr., and I will be the one tasked to report this topic about the feelings and emotions, or feelings and moral decision making. So by the way, you can call me Kuya JR for short, for my convenience and for your convenience, okay? So my co-members are Hayuma Charlene, Bahu Arbel, Mayuno Merjane, Lucson Mariel, and Fair Julian. So to continue with our discussions, the topic that we are going to tackle about is feelings and emotions. Okay, so pag sinabi mong feelings and emotions, yung feelings, yun yung nararamdaman natin. Yung emotions is kung paano natin or paano tayo nagre-react dun sa nararamdaman natin. Before anything else, before I'll continue this discussion, let me just inform you that I'll be using different languages because hindi po ako masyadong magaling mag-Bisaya or mag-Tagalog or mag-English. Char. Okay, so I really don't know how to express it perfectly or in your convenience na mas maintindihan nyo lalo yung mga i-discuss ko ngayon. So, for me to discuss it properly, o di ba, echo lang. Okay, so for me to discuss it correctly, or para mas maintindihan nyo lalo, I'll be using different languages. Okay? So, as what I have told you, feelings and emotions are different. Why? Because feelings is yung nararamdaman. Yung emotions is kung paano natin paano tayo nagre-react dun sa nararamdaman natin or actions natin dun sa nararamdaman natin. Decisions people make vary when they are happy from when they are sad or emotional. Meaning, magkaiba ang magiging actions mo or magiging salita mo pag ikaw ay galit, iba din pag ikaw ay masaya. Iba din pag ikaw ay nalulungkot, of course. Kapag masaya ka, may mga masasabi kang hindi mo dapat nasasabi. At kapag malungkot ka or naging masaya ka, mayroon ka ding nasasabi na hindi mo inintend. You are not intended or it is not intended. Kaya lang, na-overcome ka or in short, yung sadness, yung joy, they are emotions. Meaning to say, yung ating ginagawa at yung ating nasasabi, naapektuhan niyang ating emotions. Okay, so here's a book entitled The Heart Detox, which was authored by Bo Sanchez. Bo Sanchez, in his book, Heart Detox, expressed that there is difference between expressing the emotions and experiencing the emotions. Okay, bakit niya nga ba sinabi yun? Okay, kasi nga, gaya ng sinabi ko kanina, yung emotions na nandyan yan, or yung emotions nandyan yan bilang tao. Nandyan yan bilang tao. Our emotions are already in us. We cannot take away this emotion or these emotions in us. Hindi mo pwedeng matanggal yung kalungkutan, yung kasiyahan ng bawat tao. Nararamdaman yan at hindi mo pwedeng hindi maramdaman yan bilang normal na tao. Diba? You can never take away any or someone's emotions. Kasi normal na, as a normal person, it is necessary to have different emotions. Oh, char, English. Okay, so, yung mga nararamdaman ng tao or yung mga mararamdaman mo, yung nararamdaman mong pagiging masaya, malungkot, bigla ang nagagalit, normal lang yun. Pag halimbawa, may sinasabi nga sila, di ba? Pag once ang babae nagkaroon ng means or mas kilala sa salitang may regla or may buwa ng dalaw, mabilis magagalit, mabilis mainip, mabilis maiinit ang ulo. Yun yung emotions na sinasabi ko na pwede nating danasin, pero hindi sa mga lalaki. Wala tayong means. Huwag kang ano dyan, huwag kang feeling. Okay, so now the problem is that sometimes people experience these emotions and express these emotions. Sabi ni Bo Sanchez, dapat experience mo lang. And ang pag-iisipan mong mabuti. Kung i-express mo ito
or i-express mo ang emotions na to sapagkat naapektuhan kasi yung ating mga nagagawa o mga nasasabi. When we express our emotions, that's why he come up with this motion that there are no bad emotions, but there are only bad expressions of emotions. Okay? So now to continue, di ko lang alam ha, Jack Ma yata yung nakita ko dun sa one of Facebook post na picture siya. Di ko lang din familiar kung familiar din kayo sa memes na to. And I quote, "Never reply when you are angry. Never make a promise when you are happy." So, why do you think so? Nakakatawa. Oh, diba? Parang, wala naman akong audience, diba? You're just there. You're just listening. Okay, so, to answer this, yung reply mo, or yung promises mo, yung decisions mo, you are just allowing yourself to be overcome by your emotions. Gaya nga ng mga kalimitan kong may mga naghihingi ng advice sa akin. Ganyan, gusto ko ng ano, gusto ko ng itigil tong buhay na to, gusto ko ng tapusin to, Kuya Jay, ayoko na, pagod na ako, ganito. Ganito lagi yung kalimitan yung sinasabi ko. Huwag kang magdidesisyon habang galit ka. Huwag kang magbibigay ng promise hanggang masaya, pag masaya ka. At huwag ka rin huwag ka rin basta-basta bibigla or bibitaw ng isang salita pag nasa mixed emotions ka. Bakit? Kasi syempre, naapektuhan yun. Nagagawa lang natin or nasasabi lang natin yun. It's because, yes, we are just in a happy emotions. Okay, so you have to be careful with what you are saying or with what is, what, Diyos ko po, kung ano yung mga sinasabi mo, okay? Okay, so now there are two related mode of ethics that we definitely need to discuss. First is ethical subjectivism. Okay, so what are the difference between ethical subjectivism and emotivism? So, let us first identify what is ethical subjectivism. So, sinasabi dito, an ethical decision making is understood as a mental decision making or mental process that our feelings and emotions are nothing to do with what is right with wrong, good and bad, because truly our meanings or truly ours or our emotions are very unstable. So meaning, ethical subjectivism is based solely on feelings. So yung ethical subjectivism pala is nakabase lang sa dun sa mismong feelings or yung sa mga nararamdaman or sa emotions mo. Okay? So here's some example for you to understand. Para mas maklaro natin, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Okay. A gay passes in front of loiterers. Do you know what is loiterers? Yes, tambay. Perfect. Diba? Napaka-social pag-word ng English talaga, eh, no? Nakakayaman pakinggan. Okay. So, here, a gay passes in front of one of the loiterer. And one of the loiterer shouted, "Homosexuality is wrong." If he said this because he had been abused and molested by a homosexual when he was a child, then he is biased. Bakit nga ba siya biased? Sinabi niya lang naman yun. Mortal sin na ba yun? So, he is biased because he made that or he just made that because of his feeling of anger. Nang dahil sa galit niya, nasabi niya yun, nang dahil sa ramdam niya na namolest siya ako dati, kaya ganito gagawin ko, I'll revenge, gaganon. I'll make a revenge, gaganon siya. So, bias yun. Matatawag nating bias yun. Because of his feeling of anger, kaya nasabi niya yun. Bakit siya nagagalit? Because he was abused or he was being molested. So, dahil sa galit niya, naapektuhan yung sinasabi niya at naapektuhan ang kanyang mga actions. So, yun nga yung sinasabi ko kanina, di ba? Yung pagsabi niya na homosexuality is a sin, doon natin babasihan eh. Yung anger niya kasi, nandun na sa loob niya. So,
he speaks out, he voices it out para malabas yung anger niya kasi namolest siya sa dati nung kabataan niya. So because of anger, naging resulta nito ang pagiging sexist niya. So hate na niya yung mga bakla ganyan, ayaw niya na ngayon. So which is wrong, no? Actually ha, even me, I also experienced being bullied or discriminated. Ay, Diyos ko, Lords. Of my gender identity. Up until now, this is still a big issue. We always seek for equality. Teachers, no? Since we are going to be soon, or we are soon to be teachers, we should be a good role model. Ipakita natin na we are a good example na ma-feel ng mga homosexual that they are wholeheartedly accepted. Okay, I remember the one line of the song of Glock 9, yung the song Serena, na pakinggan nyo to ah. Mas lalaki pa sa lalaki ang bakla. That sentence itself can stand alone. Alam mo na yung ibig sabihin eh. Yung sentence pa lang na yun, parang God is love. Alam mo na yung ibig sabihin nun. Pag yung sinabi mong mas lalaki or mas lalaki pa sa lalaki ang bakla, that sentence pa lang eh, it can create meaningful message to everyone. No? Napakagandang mensahe talaga. So continue with the discussion. Sorry kung medyo nalis tayo, no? Kasi pag mga ganito, homosexuality pag-uusapan, nakikipagpatayan talaga ako sa debatehan. O, di ba? Okay. So, next, to continue. Sorry. So, emotivism. So, ano nga bang ibig sabihin ng emotivism? Okay. So, medyo huwag lang siya din doon sa diniscuss ko kanina na ethical subjectivism. O, an aversion. Meaning to say, maaring mag-agree ka or mag-disagree ka sa isang bagay. Or mag-approve or disapprove ka. Just a little bit trivia about emotivism. Emotivism has earned the nickname Bouye Theory of Ethics. Again, it's Bouye Theory of Ethics. Bou means disagree, means boo, ganon. And yay means agree. Okay. Again, classmate, ha, I want you to jot down all the possible important details that I am discussing, because later on we are going to have, or you will be having, a short quiz, or it's just a short review, very basic. Just go, Lords. Okay, so again, boo means agree, and boo means disagree, I'm sorry, and yay means agree. Example of this is the war on drugs in the Philippine government or on the Duterte administration. People may agree on the war on drugs and others may disagree. Sabihin na natin yung mga dilawan, they are contrasting, which differ from our opinions. Siyempre, ngayon yung mga sumusuporta sa war on drugs, or sila yung sumusuporta sa war on drugs, they will say, approve namin to, tama lang yan. Patayin yung mga hayop na yan, mga salot na yan sa lipunan. Pero yung mga disagree naman, they say boo on war on drugs. Bakit? Kasi madaming nadadamay ng mga tao. Remember ha, remember. Not all that are being killed and put behind bars are guilty. Yun yung ilagay natin sa alimpatakan natin. Char, alimpatakan, oo. Wikang Tagalog, Bisaya. Okay, so, not all the person that is being killed and put behind bars are guilty. Meron kasi yung iba, nadadamay lang, or yung iba, wala talagang kasalanan. Ginagawan lang para sa, di ko lang din alam kasi kung yung mga proseso nila kung bakit ganun. Meron nga akong alam na yung tinatawag nila sa war on drugs, no? Na planting ba yung tinatawag nila, na kahit wala ka namang dala, kinakapkapan ka, tapos niluluklukan. Yun yung ganun eh. Yun yung ganun. Bakit, and tawag dito, mas madaming mga nadadamay na mga tao. So, remember ha, again, not all that has been killed or put behind bars are guilty.
So through emotivism, it depends on the subject approval or disapproval of a particular thing. So nakadepende siya sa particular thing or subject approval, o approve to or di to approve, ganon. So yun yung emotivism. Feelings cannot solely rely upon, but reasons and feelings may complement each other. Pero kailangan yung feelings natin, ginaguide pa rin ang ating reasons. I am so sorry for repeating the words, the fillers that I am using, kasi hindi po ako masyadong magaling mag-English. Char! Okay, so to continue, ang ating emotions ay unstable, di ba? Who agreed? Okay. If you agreed, heart this video. Char! Okay. Kasi nga, hindi reliable ang ating feelings. Kaya kailangan natin ng reasons para makontrol natin ang ating emotions. So, bakit ka ba nagagalit? Kasi sinampal ka. Ano bang reason na pagsampal niya sa'yo? Sorry. Yung ganon. So, yun yung babasihan natin eh. Na kailangan natin ng reasons para makontrol natin ang ating emotions. So, halimbawa, magpapakamatay ako. Bakit ako magpapakamatay? Kailangan natin ng reasons eh. Kailangan din yung reasons natin valid naman. Huwag naman yung, wala, kailangan, gusto ko lang to, ganyan-ganyan. Basta gawin ko lang to, ganyan. Don't put yourself into a critical, Char, ayoko na. Huwag niyong ilagay yung sarili niyo na mapapahamak, na pwede niyong ikapahamak. Yun. That's the term I want to say. Char. Okay. However, most existing researchers emphasizes elements of this decision making. There are pieces of evidence is also a necessary component leading to an ethical decisions and ethical behavior. So, the arousal of emotions influences moral reflection and ultimately moral behavior. Okay. Example para mas maintindihan nyo. Ito. Let me just clarify or emphasize it more perfectly. Perfectly daw. Okay. So, inner directed negative emotions. Ano ba yan? Nabubulol ako. Ang dami kasing mga manok na tumutuktula. Okay. Inner directed emotions like guilt, embarrassment, and shame often motivate people to act ethically. Okay, kasi pag ikaw ay napahiya, ikaw ay na-embarrass, or nagigilty ka, o di ba? O ikaw na nahihiya, sometimes your actions are guided by your guilt, by your shame, or by your embarrassment. Ay, hindi ko nagagawin yun kasi nakakahiya. Ay, hindi ko nagagawin yun kasi nakaka-guilty. So, syempre, ikaw mismo, alam mo na sa sarili mo. So, ang inner directed negative emotions, or yun ang tawag dun, na alam mo sa mismo sa sarili mo, kung ano ang magiging resulta ng mga ginagawa mo, or sa yung dun sa mga guilt mo, sa shame, sa embarrassment. So, ganun yun. Yun yung inner directed negative emotions. Okay. Next is the outer directed negative emotions. Okay. So paano naman tong isang to? The outer directed negative emotion, it aims to discipline or punish. For example, people often direct anger, disgust, or contempt at those who have acted unethically. Siyempre, may pasaway, pinagalitan. O yung tao na yon, mag-a-act na siya ethically. O siyempre, yung tao na yon na pinagalitan, mag-a-act ka na ethically or based dun sa dapat. O di ba? Or mag-a-act na sila morally or magiging mas mabait na siya. It's sometimes to do with rewards and punishments, di ba? Kapag ikaw ay na-punished, kapag ikaw ay naparusahan, mag-a-act ka na ethically. Siyempre, halimbawa, nung bata pa tayo, pag gumala tayo, tapos sinabi ni mama, sige, pwede kang gumala, pero dapat alas tres, uwi ka na. Naalala ko dati, nung umuwi ako alas tres, mga maigit. Pagdating ng bahay, siyempre, consequence. Alam mo na kung anong mangyayari. Palo, sobrang punishment. Kasi, this is for us to learn lessons din naman eh. Diba? So, pag ikaw ay naparusahan,
mag-a-act ka ethical. So, syempre, ayaw mo nang gawin yung pag halimbawa sinabi ng mama mo o di, ganitong oras ka lang umuwi. This is the right time that you are going to go home. Or this is the exact time that you are going to go home. Nan going to go home, English yan ha, huwag kayo. Okay. So syempre pag ganoon, pag halimbawa sa isang beses na nagkamali ka, maghahanap ka na ng paraan na sa susunod para payagan ka is syempre, gagawin mo, susundin mo yung oras na dapat kang umuwi, okay? So, I hope you get me. Hmm? Nakuha mo ko. Ay, Diyos ko, ano ko pa? Okay, so, pag ikaw ay, halimbawa lang, ha? Ito din, for you to, kuan, mas ma-mesmerize. Mesmerize, ano daw? Para mas maliwanagan tayo. Okay, so, pag ikaw ay nasigawan ng instructor, halimbawa dito, sa klase natin, or any online class, pag ikaw na sigawan, so the next time na papasok ka, gagalingan mo na. Diba? Siyempre, iiwasan mo nang mapahiya. Tama? Siyempre, ayaw. Sino ba naman, Diyos ko po, pag online, kahit nga face-to-face, pag napagalitan tayo, napakasakit na napagalitan eh. Halimbawa, paano na lang kaya kung halimbawang dito lang nakakahiya na. How much more pag sa face-to-face classes na, diba? Tas mas nakakahiya sa part ko kasi matanda na ako tas mapapagalitan pa. Ouch, aray. Diyos ko po. Okay, so because of this outer directed negative emotions na binigay sa iyo ng isang tao na nakakaramdam nito. Now, positive emotions like gratitudes and admirations which people may feel when they see someone acting with compassion or kindness. And it can prompt people to help others too. O, diba? English yun, wag kayong ano dyan, may kodego ako dito. Okay, mas masaya nakakatulong, diba? So, parang nakakatuwa, nakakataba ng puso talaga ang makatulong or makapagbigay ng tulong sa kahit kaninong, sa mga taong nanghihingi din ng tulong, diba? Pero pag inabusa ka na, parang iba na yun eh. Okay, mas masaya ang nakakatulong. Yun ang, yung taong tinutulungan mo, makaka-feel siya ng gratitude towards you. And because of that, gagawin niya din yung tulong na yun. Tutulong din siya sa iba. Okay? So just like us, in my own experience, I posted way back 2018, I think, 17, I posted on social media about asking help for the sake of the medicine of my mom. Sobrang daming tumulong, nakaka-overwhelm. Di ko lang sure at na-aired pa kami sa KMJS. Di ko lang sure kung hanggang umabot yata ng 1 million mahigit yung tulong na dumating sa amin. Hindi bultuan, pero paunti-unti. Pero pag pinagsama mo, nakaka-amaze lang. At saka syempre, dahil ako mismo nakakatanggap ng tulong, sa mga kaklasiko, alam ko na walang pambaon, mga ganyan, siyempre, ako na meron, binibigyan ko, nalilibre ako, ganun. Siyempre, alam ko kasi sa sarili ko na kung gaano kahirap ang wala, or kung gaano ka kahirap, or gaano kasakit ang wala ka ng mahingan, or wala kang baon, di ba? Sakit, ang sama. Ay, Diyos ko po, okay, so, let me ask you this. Who among you here watches Darman on Facebook or YouTube? Hey, Norman Studios! Mga gaganon-ganon. Di ko lang alam kung anong citizenship nung isang si Norman. Di ko lang talaga sure. Basta, I really love their videos. You can earn lots of lessons over there while watching those videos. Actually, more on real life talaga yung mga videos na ginagawa nila. Okay. Have you noticed of or if you saw the video of Darman, yung sa Darman ha, yung an eye quote, yung quote nila doon na pagkatapos nung video nila, nakalagay doon, pay it forward. Meaning, pag nakatanggap ka ng tulong ngayon, dahil ikaw ay nangangailangan ngayon, pag nakatanggap ka ng tulong ngayon, huwag mong ibalik doon sa tumulong sa'yo. Tumulong ka din sa iba. Yun yung ibig sabihin doon. So, ibig sabihin, pay it forward, ibalik mo sa iba ang tulong na binigay sa'yo. And we also have to remember that emotions evoked by suffering, such as sympathy and empathy,
offense lead people to act ethically towards others. Okay, nakikisempathiya ka kasi naawa ka sa kanya. Sa empathy naman, gusto mo yung naranasan ng iba, dadanasin mo din. Okay, so, makukonsider din natin tong empathy na inggit eh. Ewan ko lang ha, pero in my own understanding, parang ganun na rin eh. So, while we may believe that our moral decisions are influenced most by our philosophy or religious values, in truth, our emotions play a significant role in our ethical decision making. So, ibig sabihin pala, yung mga emotions natin, mas kailangan pala natin yun para sa ating ethical decision making. Hindi ka basta-basta magdi-decision hanggat hindi mo alam or ang pwedeng kahihinatnan. Ika nga sa Bisaya, di ba? Okay. So, sa Bisaya, walay mahay nga mag-una. So, dapat, always remember that not because you are full of emotions, masama ka na. No. Lagi nating tatandaan, feeling the emotion is normal. Pero, expressing our emotions, dapat munang pag-isipan natin. Kasi may mga nagagawa tayong mga bagay-bagay, o mga nasasabi tayong mga bagay-bagay, which we should have to tolerate, or which we should have not done. Kung hindi tayo full of emotions, or kung we allow our reasons to guide our emotions, or so, ulitin ko lang, medyo ako din nalilito eh. Lagi nating tatandaan na feeling the emotion is normal, pero expressing our emotion, dapat pag-isipan muna natin yan. Kasi may mga nagagawa tayong mga bagay-bagay, o may mga nasasabi tayong yung mga bagay-bagay, which we should have not to tolerate, or which we should have not done. Kung hindi tayo full of emotions, or kung we allow our emotions to guide our emotions, hindi magiging effective yon. So in this topic, lagi nating tatandaan na yung emotions natin, importante din siya. In order for us to dig an ethical life. O di ba? To dig an ethical life. Para mas makakha na to, o unsa yung insakto, o unsa yung karapat dapat. O char! O di ba? Or we have to dig an ethical life, but our emotions should be guided by our reasons. Because our reasons is very supreme. And always remember, as a human beings, dapat lagi natin gamitin ang ating national abilities in order for us to show that tayo ay tao. Hindi tayo hayop. Okay? So, iba yung tao sa hayop, di ba? Pag yung hayop, isang ruff, ruff, gaganon lang. Mamaya't maya, makikita mo, sasalpo ka na. Pero yung tao, pag nagagalit, nagsasalita muna, nagbabangayan, throwing any bad messages to each and everyone or to each other, tsaka na yan magsasalpukan. Yung aso, pag ruff, magaganon agad yun eh. Magagalit agad eh. Makikipag-away agad eh. No? So, yun yung dapat nating tandaan na we humans act ethical than animals. Kasi yung aso nga, 'di ba? Yung example ko na ang yung aso, isang bark lang 'yan. Mayat maya or within a minute, magsasalpukan 'yan. Magbabangayan at magbabangayan 'yan. Pero we humans, we can still decide or we can still mapag-iisipan pa natin kung kailangan ba natin ihantong sa ganitong level o kung hindi. Kasi pag humantong sa mas mataas na level ang galit mo, yung emotions mo doon, nagre-react yung emotions mo kasi, magka-conflict na yon. So pwede mong isipin na pag halimbawa, ito yung ginawa ko, pag halimbawa na ipagsuntukan ako dito, mananalo ba ako? Gaganon yun eh. So, pag nagalit or nag-aaway ang mga tao, hindi ganyan, hindi tulad sa mga tao. So, I hope that you are able to learn something on this topic, even though I have some misconception. Char, basta maka-English lang. Okay, so I have those words na medyo nahihirapan ako. I have those sentences na
medyo hindi ako komportable sa pag-explain. I'm so sorry. Again, this is JR Kisay, your reporter of Group 1. And I hope that you are safe at this moment. Again, this has been Vicente Milon Kisay Jr. saying, Arcada Ethics 8 Section B. So if you have any other concerns or questions, you can comment below, or you can comment down if you want to ask something. Again, this is JR Kisay saying, life is too short. Enjoy, everyone. Goodbye.